What's up guys? Ito na naman inyong Chubby Titras TV. At ngayon, alam ko, maraming newbies ang nagkakamali. Normal lang yan kasi kahit naman ako nung newbie. At hanggang ngayon, marami pa akong natututunan. So guys, ito ngayon ang top 10 big mistakes ng mga newbie keepers ng Arowana. Let's go! So bago tayo magsimula guys, big shoutout sa mga viewers and followers natin dyan na nagpapa-shoutouts. Sir Junjun Salavante Alog, Hoje TV, Axel Calabia, Roadstopper Moto Vlog, and Pisda TV. Maraming salamat guys. Game! Let's go! Nagkakamali ka, huwag kang mahihiya. Ang importante lang ay dapat natututunan natin bawat pagkakamali. And yung mga mas nakakaalam naman, huwag naman natin i-bully yung mga newbies. Ang mas maganda dyan is turuan natin ang tama para lalong gumanda ang fish keeping hobby natin. So number one, tank size. Pagdating sa tank size guys, ito ang pinakamalaking pagkakamali ng newbies. Kasi kadalasan, hindi nila alam na sobrang lumalaki ang arowana. So first dyan, pwede na daw ang 75 gallons para sa arowana. May pagkakatama at maraming mali. Bakit? Kasi sa 75 gallons, as juvie yung arowana mo, kasyang-kasya talaga dyan. 75 gallons, sobrang luwag niyan. Pero hindi sinasabi sa inyo ng pet shop na pinagbibilhan nyo, na yung 75 gallons, gagamitin mo lang yan nang wala pang isang taon. So might as well, pag-ipunan mo na at least 150 gallons or pwede ka na sa 100 to 120 gallons. At least yan, kung wala ka talagang budget pang 150 gallons, at least yung 100 to 120, matagal-tagal mo nang gagamitin and magkakapag-ipon ka pa para makapag-upgrade ng 150 and above. Pero wag na wag yung bibilhin ang 75 gallons para sa arowana. Sobrang liit niyan at sobrang bilis nyo lang gagamitin yan. Big mistake for arowana keepers yan. Number 2, filtration. Siyempre, kasama sa tank natin ang filtration. Maraming budget newbies ang nagkakamali in terms of filtration. Simple lang naman. Kasi pagdating nila sa pet store, ang alam lang is gusto ko mag-arowana. So, ang gagawin ng pet store, magkano ang budget mo? Ganito lang, budget meal po. So, bibigyan ka ngayon ng silver arowana na maliit, mga 3 to 5 inches lang. Tapos, bibigyan ka ng 75 gallon tank and top filter. So, yan, sobrang maling setup yan. Unang-una, napakabilis lumaki ng silver arowana and it is the biggest type of arowana na available sa market. Pangalawa, sobrang liit ng tank size na 75 gallons. Saglit mo lang gagamitin yan, wala pang isang taon. And darating tayo ngayon sa filtration. Yung top filter na yan ay hindi kakayanin ang bioload ng arowana nyo. Posibleng sa ngayon, 2 months, 1 month, kakasya pa yan. Pero after that, pag laki-laki ng arowana mo, hindi na kaya ng filtration mo yung arowana mo. Dito ngayon, nagkakanda leche-leche ang fish keeping hobby. Kasi mali ang filtration na ginagamit nyo, kaya tumataas at pumapangit ang water parameters nyo. Diyan nagsisimula magkasakit or worse, mamatay. Tapos, mawawalan ka ng gana kasi namatayan ka ng isda. Yan, dalawa pa lang na yan, which is the tank size and filtration, ang nagiging cause kung bakit ka nawawalan ng gana mag-keep ng arowana. So, suggestion ko sa inyo guys is huwag niyong madaliin ang pag-arowana kasi hobby itong ipinapasok nyo and it entails money and time. So, huwag niyong mamadaliin. Number 3, silver arowana. So, ang silver arowana guys, yan ang pinakamura na type of arowana na available ngayon.
Nagre-range yan from 500 to 1,000, depende sa laki. Isipin mo, 500 pesos meron ka na kagad mabibiling arowana. Tapos ilalagay mo sa 75-gallon tank with your top filter. Maling-mali yan. Super big mistake setup. Number one, yung silver arowana mabilis lumaki. Sa 75-gallon tank, gagamitin niya yan nang wala pang 1 year. Paulit-ulit na lang ako, pero ito kasi yung sobra-sobrang pagkakamali ng maraming newbie keepers dahil ito ang sinasuggest ng mga pet store para lang makabenta, sadly. Pero guys, let's keep it real. Yung 75 gallons, napakaliit yan for your silver arowana. Tapos lalagyan mo ng top filter. Saglit mo lang mabubuhay yung isda mo. Pagka namatay, mawawala ka ng gana. So big mistake ang silver arowana. Ito sa totoong buhay at pag inayos mo yung paghahabi ng arowana, ito ang pinakamahal i-keep dahil sa sobrang laki nito. So sa tank and filtration pa lang, napakalaki na nang gagastusin mo. So big trap yan for newbie keepers. Number 4, red-tailed catfish. So ito na naman ang isa sa mga mali ng newbie keepers. Bumibili ng red-tailed catfish. Nothing against sa mga may gusto ng RTC kasi yan, napakagandang isda talaga. Pero, para sa mga newbie na budget meal setup, hindi po pwede sa inyo yan. Dahil mas mabilis pang lumaki yan kesa sa arowana. And remember, catfish yan. Malayong malaki ang catfish versus arowana. So in essence, sobrang bitin talaga yung 75 gallons na bibili nyo sa pet shop. Kaya big trap yan. Ending pa, yung catfish mo, kakainin yung arowana mo. Napakasakit nun. And ito nangyayari. So please guys, if you don't have enough space or enough tank space, huwag kayong bibili ng red-tailed catfish. Number 5, alligator gar. Ito na naman ay isang napakalaking monster fish. So, since mura siya, madalas din binibili and minsan sinasama rin sa arowana tank. So, please guys, isa na naman to sa mga big monster fish traps na maaaring ma-experience nyo. Mura ang mga isda na to, pero pag pinagsama-sama mo, napakasakit sa ulo. Sadly, yung iba, imbis na ipa-adopt or ibigay sa pet store or ibigay sa kung saan man, ipa-adopt nyo ng maayos, pinapakawalan sa lake, sa pond, sa bodies of water. Napakasama nun. Sisirain nyo yung environment ng isda. And what's worse, baka masira yung life cycle or yung food cycle na available dyan sa body of water nyo. So please, kung mag-aalaga man kayo, make sure you have a big monster tank na mag-fit yung adult sizes nyo na red-tail catfish and alligator gar. Number 7, red-belly paku. So ito naman ay isang type na naman ng monster fish. Kung mapapansin nyo, simula red-tailed catfish hanggang red-belly paku, puro isda ang common big mistakes sa pag-aalaga ng arowana or sa pagko-community ng arowana. Bakit? Kasi ito yung mga types of fish na murang-mura. Masaya at mapagko-community yung arowana mo. Silver arowana, 500. Red-tailed catfish, 300 to 500 ulit. Alligator gar, 500 peso rings din. And red belly paku, which is also a 250 to 500 budget range. So yan usually ang kinukuha ng mga newbies na under budget meal pockets. Huwag na huwag niyong bibiling yan. Ang red belly paku, kakasya siya sa 75 gallons. Tatagal ba buhay niya? Oo, pero ang red-bellied paku ay sobra-sobra manira ng tangke. Lahat gusto nilang kainin. As in, pati wires and hoses sa loob ng aquarium nyo, kakagatin nila yan hanggang masira. And isipin mo, kung yung kuryente, kakagatin niya, tapos nag-ground yun sa aquarium mo, baka mamatay yung mga isda mo, or worse, mamatay ka pagka hinawakan mo yung tubig sa aquarium mo. So please, kung gusto nyo mag-alaga ng red-bellied paku, aralin nyo ng maigi because it's a totally different animal than an arowana. Malayong malayo ang pag-uugali at pagkikip ng arowana at saka ng pako. So please, review. Huwag yung porket may budget na ganito, ito nang isda ang kukunin mo. Reviewin yung maigi kung ano yung makukunin yung isda.
Dahil maliit man yan, kung bibilin mo sa pet store, pero mabilis lumaki yung mga monster fish na yan. Kaya nga sila tinawag na monster fish. 7. Water cycling and nitrogen cycle. Bago kayo bumili pa ng isda, please aralin niyo yung nitrogen cycle. Ano ba to? Ito yung pagtatransform ng ammonia into nitrite and to nitrate. Tapos kung mas deep yung pag-aaral mo, yung nitrate pwede mo pang gawin to nitrogen, which is from denitrifying to nitrifying bacterias, where hindi ka na masyado mag-water change. Yun yung ending yan. Yung nitrates, kung hihinto ka na doon, aalisin mo yung nitrates through water changes. Pero kung gusto mo nang hindi ka na nag-water change, try mong mag-add ng nitrifying bacteria or anaerobic bacteria. So kung gusto nyo ng deep dive sa nitrogen cycle, please tignan nyo na lang yung vlog ko dito para maaral mo ng maigi kung ano yung nitrogen cycle. Pero wag na wag kang bibili ng isda hanggat hindi mo naaaral yan. Number 8, maintenance. Fish keeping ay kailangan ng matinding maintenance. Hindi ito bibili ka ng isda tapos yan na yung forever. Kailangan ng maintenance ng aquarium mo. At mas lalo na yung mga pets na nasa loob. Ano-ano ba yung mga maintenance na dapat nyong gawin? Feeding is a type of maintenance. Kailangan pakainin nyo yung isda at yung tamang pakain lang. Kasi magiging prone sa stress kung laging overeating yung isda nyo, and which in turn causes sickness. And pag nagkasakit yung isda nyo, di hamak na mas masistress ka kaysa sa isda mo. Another type of maintenance is of course cleaning, water change. Kailangan nililinis nyo yung mga filter wool or yung mechanical filters nyo. Tapos keep in mind the schedule of your water changes. Kasi the frequency ng water changes nyo will highly affect kung gaano kasaya ang pag-fish keeping hobby mo. Kung bakit, check nyo na lang yung vlog ko dito about water shocks or pH, temperature, and chlorine poisoning. So yan ang isa sa mga nakakalimutan ng mga newbies sa pag-keep. Akala nila pag bumili ka ng aquarium, bumili ka ng filter, nilagay mo yung isda doon, nilagay mo ng tubig, eh yun na yun. Hindi porket may filter yan ay hindi mo naaalagaan yung isda mo. Bumili ka na lang ng TV tapos mag-play ka ng never ending aquarium doon kung ayaw mo ng maintenance. Number 9, fish community compatibility. So ito ang isa sa mga malalaking pagkakamali ng newbie keepers. Hindi inaaral kung ano yung compatible na isda sa arwana natin. And hindi porket compatible sila ay bibilin mo na. Balikan nyo guys yung sinabi ko kaninang types of fishes. Yung mga yan ay totally different type of keeping na hindi mo malalaman hanggat hindi mo aaralin. Or kung sakali man, learn it the hard way. Magugulat ka na lang yung 75 gallons mo, napakalalaki na nung isda mo dun. So, aralin yung maigi kung ano yung types of fish na posible i-community sa arowana nyo. Ako, my personal favorite community fish for arowanas is Indotiger, Hooks, RFT, Stingrays kung okay at kaya ng filtration mo, Tinfoil, Angelfish, Parrotfish, at marami pang iba. Pero yun ang mga favorite types of fishes ko. Abangan nyo na lang yung next episode natin. I-discuss natin kung ano yung mga favorite types of fishes ko na isama sa arowana. And number 10, budget. Ang pinapasok mo ay hobby, or in other terms, bisyo. Bisyo entails budget. So kung ikaw, low budget ka, guys, walang masama dyan. Ang masama lang is low budget ka na, nagmamadali ka pa. Yan, pag pinagsama mo, ay sobrang sakit sa ulo. So kung ako sa inyo guys, wala namang masama na mag-ipon muna papunta doon sa proper fish keeping hobby, lalong-lalo na sa pag-aarwana. Hindi biro ang budget mag-alaga ng arwana. So please, wag na wag niyong mamadaliin. Mag-ipon muna kayo, study it perfectly, or hindi man perfect, katulad ako, as I said, hanggang ngayon, nag-aaral at natututo pa rin ako sa pag-aalaga ng arwana. Pero as much as possible, learn the basics, especially the nitrogen cycle and maintenance ng tanke nyo. Tapos, huwag nyo kakalimutan na pag sinimulan nyo ang bisyo ng pag-aarwana, palagi nang may gastos yan. And eto, nag-warning na ako. Guys, wala pa akong nakitang rehab center ng pag-aalaga ng isda. So, kung ako sa inyo, prepare mo na yung bulsa mo at napakabilis manganak ng aquarium. So, eto na nga guys, ang top 10 big mistakes or biggest traps
ng mga newbie keepers ng arowana keeping. So kung nagustuhan nyo ang ating vlog, huwag nyo kalimutan i-hit yung subscribe button sa baba, follow nyo ng notification bell. At kung may gusto kang itanong, huwag kang mahiya mag-comment sa comment sections down below. See you again guys! Happy fish keeping! Bye-bye!